Matapos ang halos isang taon naming relasyon bilang friends with benefits ni Diego, ay nagpropose siya sa akin. Hindi ko inaasahan ang gagawin niyang yun sa akin, Kuya Roms. Tawagin niyo na lang ako si April, Kuya. Lumaki at nagdalaga ako dito sa Maynila. Nang magkolehyo ay dito na ako namulat sa ibang mundo. Ang mundo na kung saan ay mabilis akong magpalit ng boyfriend. Tama na rinig niyo, Kuya Roms. Palibasa, maganda ako, sexy, matangkad, maputi. Ang mga katangiang madalas na tinitingnan ng mga kalalakihan. Kung kaya, marami mga nanliligaw sa akin. Minsan nga, kahit may boyfriend na ako, ay may mga nanliligaw pa din sa akin. Kaya madalas, konting problema sa boyfriend ko, ay pinapalitan ko kagad. Nairaos ko naman at nakapagtapos ako sa college. Nang magtrabaho nga ako bilang nurse sa isang pribadong ospital, ay mas pinili ko na muna ang aking career. Hindi ko na muna pinansin ang mga manliligaw ko. Pero nang makilala ko si Diego, Kuya, ay dito na muling tumibok ang puso ko. Isang seaman si Diego. Nakilala ko siya nang lumipat siya ng tirahan na katabi lamang ng apartment na tinitirahan ko. Moreno, guwapo, matangkad, maganda ang katawan at mukha namang mabait. Ang bagay na nakikita ko sa kanya na akin namang gusto sa isang lalaki. Naging magkaibigan kami ni Diego nang ma-confine siya sa ospital na pinapasukan ko. Na-ospital siya dahil sumakit ang tiyan niya at wala siyang ibang kamag-anak dito sa Maynila na pwedeng magbantay sa kanya. Taga Negros pa kasi ang pamilya niya. Napunta lamang siya dito sa Maynila para asikasuhin ang muling pagsampa niya sa barko. Sa madaling salita, Kuya Roms, ay naging malapit kami sa isa't isa dahil magkapit-bahay lamang kami. Madalas kaming mag-bonding kasama ang iba naming mga kaibigan. Lalo naman kaming naging malapit sa isa't isa ni Diego. Habang tumatagal, ay lumalalim at nag-iiba ang pagtingin ko sa kanya. Kaya nga, gumawa ko ng paraan para maging boyfriend ko siya. Pero hindi yun ang nangyari. Isang gabi ay nagkaroon kami ng bonding kasama ang mga kaibigan namin sa inuupahan kong apartment. Nag-celebrate kami ng birthday ng isa sa mga kaibigan namin. May kainan at inuman hanggang sa dalawa na lamang kami ni Diego ang naiwan sa bahay. Hindi naman kami masyadong nalasing. Pero dahil nga sa tama ng alak sa aming dalawa ay nadala kami ng init ng aming katawan, Kuya. Nang gabing yon ay may nangyari sa amin ni Diego. Hindi ko maitatangging nag-enjoy kami pareho sa nangyari sa amin. At kinabukasan nga ay nag-uusap kami ni Jigs. Ang akala ko noon ay maging kami na. Pero nasaktan lamang ako sa mga sinabi niya sa akin. Ang sabi niya, hindi pa daw siya handa sa bagong relasyon. Wala pa daw kasi isang taon nang mawala sa kanya ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya. Kahit masakit sa akin ay naunawaan ko siya. Inunawa ko ang kalagayan niya. At lalo pa nga akong humanga sa kanya. Hindi naman kami nagbago sa isa't isa ni Jigs. Sa tuwing kailangan namin ang isa't isa, ay pareho naman kaming nagdadamayan. At hindi namin maiaalis na sa tuwing magkasama kaming dalawa, ay nauuwi kami sa tiktokan. Habang lumilipas ang mga panahong ganito kami ni Jigs, ay nagugustuhan ko na. Kahit may nangyayari sa amin, wala kaming responsibilidad sa isa't isa. Dahil wala naman kaming relasyon. Pero naging maingat naman ako dahil baka mabuntis niya ako.
Nang makaalis na nga siya at makasampa na sa barko ay nagpatuloy ang aming ugnayan. Hindi na rin ako tumanggap pa ng mga manliligaw. Tiniis ko ang lahat. Makalipas ang 9 na buwan ng pagkakalayo namin ni Jigs ay kaagad nga kaming nagkita. Naramdaman na lamang namin na hindi namin kayang malayo sa isa't isa. At nagulat na lang ako nang mag-propose siya sa akin, Kuya Roms. Ako na yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo ng mga araw na yon. Nakaagad ko namang tinanggap ang marriage proposal niya. Nang muling umalis sa sumampa ng barko si Jace, ay ipinangako niyang sa pagbaba niya ay magpapakasal na kami. Bilang paghahanda nga sa pagbalik ni Diego ay naisipan kong lumipat ng mapapasukang ospital. Tinanggap ko ang offer ng kaibigan ko na pumapasok sa isang malaki at kilalang private hospital dito sa Maynila. Maganda ang offer nilang benefits at medyo mataas ang pasahod. Tamang-tama ito sa pagbabalik ni Diego. May malaki na akong savings at kahit patigilin na niya ako sa trabaho ay okay na rin. At kaagad na nga akong nagsimulang pumasok sa bagong ospital na pagtatrabahuhan ko, Kuya. Ibang-iba sa inalisan ko. Mas malaki at malawak. Dito nga ay nagkaroon kaagad ako ng mga kaibigan. Dito ko nakilala ang mga kapwa ko ring nurse na sina Trevor at Sonia. They are very sweet at good looking. Maganda si Sonia at pogi si Trevor. He looks like young Ben Affleck. Nagsasama na sila bilang live-in partner. Masaya silang kasama, sobrang friendly. Lalo na sa kagaya kong bago lang sa work. Madalas nila akong i-invite sa hub nila for a few drinks and snacks for distressing daw dahil sa nakakapagod na work namin sa ospital. Madalas akong tumanggi sa kanila kasi nga mas gusto ko talaga na sa bahay lang nagpapahinga after work para mag-recharge. Hanggang sa pangatlong invite na ata nila sa akin, nahiya na akong tumanggi sa kanila. Isa pa, 1 month mahigit na rin ako sa work ko. Sobra na akong nahihiya sa kanila kapag tumanggi pa ako. Galing sa panggabing duty, umaga tuloy kami sa condo unit ni na Trevor at Sonia. May 1 bedroom ito at maganda at maaliwalas ang place na nasa 8th floor. Relaxing sa pakiramdam. Kumain na muna kami. Ito yung food na binili namin kanina sa drive-thru ng isang fast food. Masaya ang kwentuhan namin tatlo. Masarap silang kasama. Hindi ko naramdamang bago lang ako sa company nila. Pakiramdam ko, matagal na kaming magkakasama. Hindi nila ako tinatratong bago or iba sa kanila. Kaya sobra akong nag-enjoy. May nilabas si Trevor na bote ng tequila. Pampatulog lang daw namin. Matapos ang ilang shots ay nakaramdam na ako ng hilo. Dito nga ay naging intimate na ang topic ng usapan namin tatlo. Hindi ko rin maiwasang magkwento sa kanila ng past experiences ko, pati na rin ang kay Jigs. Na fiance ko, bigla ko tuloy na miss si Jigs. Ilang minuto pa ay hindi ko makontrol ang sarili ko. Sa lakas na rin ng tama sa akin ng tequila. Pumasok na ako sa room pero sumunod naman si Trevor. Hindi na ako tumanggi nang yakapin niya ako. Kahit nakaramdam ako ng awkwardness dahil iniisip kong baka makita kami ni Sonia at tiyak na magagalit siya sa akin. Pero nagulat ako nang makita ko si Sonia na tinitingnan lang niya kami ni Trevor. Naramdaman kong okay lang naman kay Sonia, kaya nagpatuloy kami ni Trevor. At ang mas ikinagulat ko pa ay sumali sa amin si Sonia.
Hindi ko maipaliwanag ang sayang dulot nilang dalawa sa akin. First time kong makaranas ng ganitong klase ng laro. Pagkatapos nga naming tatlo ay sabay na kaming nakatulog. Nagising naman kami ng tama sa oras dahil alam naming may pasok pa kami sa gabi. Medyo nawala na rin ang tama ng alak sa akin. Ako naman ay confused pa rin sa nangyari. Iniisip kong nagkasala ako kay Jigs. Nalilito ako kung bakit nangyari ang hindi dapat. Pakiramdam ko nagkamali ako sa pagsama ko sa dalawa. At dala lang siguro ng alak. Maya-maya ay lumapit naman sa akin ang dalawa, sina Trevor at Sonya. Kinausap nila ako. Kung ang iniisip ko daw ay ang nangyari sa amin tatlo, humihingi sila ng sorry kung hindi ko ito nagustuhan. Dito nga ay nagsimula na silang ipaliwanag sa akin ang lahat. Nasa open relationship daw ang status nilang dalawa. Madalas daw talaga nila itong gawin kasama ang mga kagaya din nila ang pag-iisip. Marami daw silang friends na ganito ang ginagawa at nag-i-enjoy sila sa lifestyle na to. Napawaw na lang ako nang marinig ko ang mga sinabi ng dalawa. Pero parang labag pa rin sa kalooban ko ang nangyari. Dahil iniisip ko pa rin ang fiancé kong si Jigs. Pero hindi ko maitatangging gusto ko ang nangyari at nag-enjoy ako ng sobra. Pumasok na kami sa work tatlo. Lumipas ang isang buwan na constant naman ang communication namin ni Jigs. Pero tila bang hinahanap-hanap ko naganap sa aming tatlo ni na Trevor at Sonya. Kaya nang magyaya uli ang dalawa ay sumama na ako. At alam ko na ang mangyayari, magsasalo kaming tatlo sa pagkaing bawal. Pero masarap. Lumipas pa mga buwan ay madalas na ako magpunta at sumama sa mga event na pinapuntahan ng dalawa. Pinakilala nila ako sa kanilang pangalawang mundo, ang mundo na kung saan ay walang bawal. Nakabaligtaran sa tunay na mundo kong ginagalawan. Nakikisalo ako sa mga mag-asawa. Nagsilbi akong unicorn sa kanila. At nag-e-enjoy naman ako. Until dumalo rin ako sa isang malaking event. Maraming mga couples ang nagpunta at ilang mga single males dito. Sabay-sabay na naglaro ang halos nasa 10 couples at ilang mga bulls. Dito nga ay nakalimot ako sa tunay na mundo. Iba-ibang putahe ang mga nakahain at halos lahat ay aking natikman. Pero isang problema dumating sa akin, Kuya Roms. Dahil makalipas ang 3 buwan ay hindi na ako dinatnan. Nalaman kong buntis ako, Kuya. Ang malala, hindi ko alam kung sino ang ama ng dinadala ko. Ang malaking problema ko ngayon kapag malaman ni Jigs ang kalagayan ko, tiyak na hindi niya ako papakasalan. Halos 5 buwan na lang ay babalik na si Jigs para tuparin ang pangako niya sa akin. Pero inihanda ko na sarili ko sa maaaring kahihinatnan ng ginawa ko. Nakahanda akong tanggapin ang magiging desisyon niya. Sa ngayon, sobra akong nalulungkot at tiyak na masasaktan si Jigs kapag nalaman niya lahat at wala naman akong balak itago ito. Magsisiman ako ay huli na ang lahat. Ito ang sikreto ko, Kuya Roms. Maraming salamat. April.